Mapyanga dumug. Bahid ni damag. Mabuting balita 1143 DZMR Missions Radio. Yoros tayon, kapsat, alas 6.31, tiag sapa. Tiag bula, agapit. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Tiag bula, agapit. Dito lamang sa 1143 DZMR, your missions radio. Naimbag na sa payo gayam kag kakapsat dayto man ang tigayo mi bang lagbay ti dayto matlangas sa Shooter Radio 1143 DZMR and dayto nga programa tayo ti agmula gapit ha iti dayto nga agsapa kakapsat live tayo matlaen ha kada dagiti kakadwa tayo ng sakbay nga i-introduce ko mamaya po ay magtatagalog tayo dahil halos sa kanila ay Tagalog, mayroon lang po tayo isang Ilocanong kasama. At tinatawagan pa rin natin yung iba nating mga kasama. Hopefully makaka-join na sila at makakonnect na ang kanilang mga datas. So magandang umaga sa inyong lahat. Lahat ng nakikinig, nagpapaalam tayo dun sa ating station manager na magtatagalog lang po kami muna ngayon. Dahil nga ho, yung ating mga kausap ay Tagalog po sila. Baka mamaya hindi sila makatagalog, magpangpanggenyo sila, mas mahirap. Kaya ngayong umaga po ay magtatagalog tayo. Atin hong binabati lahat ng mga ating tagapakinig, listener, dito ho sa Lambak ng Cagayan. Ganun din po mamaya o bukas, mamayang gabi, mamayang tanghali, mamayang hapon na makikinig ho dito sa ating programa Tiyag Mula Agapit sa anumang dako sa buong mundo. Magandang umaga sa inyo at ang Panginoon ang magpapala sa inyo habang ginugunita natin itong tinatawag nating Semana Santa. At nakikita natin ang ating paligid, mga ilang taon natin, ilang taong itong pinagkait sa atin na hindi pwedeng lumabas dahil nga sa pandemya. Ngunit ngayon ay napagkalooban na tayo at nakikita natin maraming mga umaawit sa mga kanto-kanto. O so, yan ay malalaman mo na, Semana Santa na nga ho pala. Opo. Kaya ngayong umagang ito ay nais ko nung ipakilala sa inyo ang ating mga panauhin upang makausap po sa umagang ito sa programa natin. Ang magtanim ay mag-aani. Ayan po. Tiyag mula, agapit. Walang iba kundi kasama ho natin ito sa PKB. Every Tuesday. Yeah, every Tuesday. Walang iba ho kundi si kaibigan ka, Jimar Gutierrez. Bumati po kayo. Good morning po. Maya Pabak, Kekongan, Jimar Gutierrez po. Sa Agmula, Agapit. Yun, munti ka nagkamali, kakasasabi ko, PKB San. Good morning. Paano ba yun? Paano sa Pampanggenyo yung Agmula, Agapit? Yo, iniisip ko na. Mahirapan ako. Kanina ko pa iniisip para yun sa respill ko eh. Kaso, Agmula. Oo. Magtanaman, magani yun. Okay. Pakiulit. Ing magtanaman, magani yun. Okay. Wala, hindi ko rin naintindihan. Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat, Pastor Jimar, for joining us in this program. Tiyag Mula Agapit. Ngayon din po, ang susunod ko ipapakilala sa inyo. Siya po ay pastor sa BGMP dito sa Santiago. At nagpapastor din ho sa Nagatsikan, may ministry sa Central West dito po sa Santiago City. Walang iba kundi si Pastor August Manyo. Paki-open na lang ho ang inyong camera, Pastor August. Good morning. Po kayo. Good morning po. Binabati ko po yung mga tagapakinig ng ating programa Agmula Agapit. God bless us all. Thank you. Okay. Maraming salamat, Pastor August, for joining. Ngayon din po ang isang pastor natin na nagpapastor din noon sa Santiago. Yan lamang po sa Salvador. Coronacion sa Salvador. Ganyan din po ay
Siyempre, yung ating mga pastor po dito ay kasama si Pastor Jimara, Pastor Jose sa Kawayan, Cornerstone Kawayan. Ito naman po si Pastor August, si pastor natin sa Cornerstone Nagasikan. Ito naman po ay ang ating pastor na ito, si Pastor Jonathan ay kasama natin sa Cornerstone Kawayan, ay Cornerstone Salvador. At meron din po siyang ministeryo sa mga agta dyan po sa Kasiguran, Dinalungan. At kagagaling lang po niya nung isang araw. Yun po, bumati nga po kayo, Pastor Jonathan Batayan. Hello po, isang mapagpalang araw po mga kapatid. Puri ng Panginoon at salamat at nakasali po ako sa isang ganitong pagpupulok. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Thank you so much. Yan ho ang ating mga panauhin, mga kaibigan at mga kapatid, si Pastor Jimar, Pastor Jonathan, Pastor August. Sila po ay makakasama natin sa mga ilang minuto na lang po natitira. Ngayon po ay babasahin ko ang Isaiah 53:4-8. Ito yung basehan ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito. At pagkatapos nito ay nais kong introduce ang isang kanta na napakaganda. Unahin na nga natin yung kantang Glorious Day ng Casting Crown. Mamaya ho ipi-play ho ni Kuya RJ dyan ho sa main station. Babasahin ko po ang Isaiah chapter 53 verses 4-8. Surely He has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wound we are healed. Pakinggan mo natin ang awiting ito at sumabay tayo na purihin ang ating Panginoon. He was pierced for our transgressions, He was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. He was pierced for our transgressions, He was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. We are healed by Your sacrifice and the life that You gave. He was pierced for our transgressions and crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds we are healed. For our transgressions, He was crushed for our sins. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, we are healed.
nothing but the blood of Jesus. Yeah, wow. What a song. Yun po ang nagbigay sa atin. Ano po, a conclusion, actually, of what we're gonna talk today. Napakaganda po, by His wound, we are healed. Totoo po, He was pierced because of our transgression. Dahil sa lahat ng ating pagkakasala, pagkukulang, eh siya po ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Ngayon mga kaibigan, excuse me po, gusto kong unahin natin si Pastor August. Alam ko yung kanta that explains already what we're gonna talk about today. Pastor August, yung Isaiah 53 verses 4 to 8 na binasa natin kanina, na dinala niya lahat ito, ano yung mga bagay na na-experience mo o mga bagay na naunawaan mo tungkol dito sa sakripisyo ng ating Panginoon? Yeah, pakinggan mo natin si Pastor August. Yan, good morning po sa ating lahat. Simple lang naman po, ito sinasabi po ng Isaiah 53, ano? Dahil po sa kanyang mga latay, dahil sa kanyang mga sugat, in other words, tayo po ay naging kumpleto. Yung ating pong mga brokenness, yung ating pong mga karumihan, yung ating mga kasalanan, yung ating pong mga kamalian, lahat po yun ay na-rest, na nalinis, napalitan ng bago, at higit sa lahat po ay nagkaroon po ng tinatawag na restoration between God and human. Sa atin po na kalagayan, tayo po ay mga malayo sa Diyos, pero binayaran lahat ng Panginoon voluntarily, at higit sa lahat po ay kompleto po yung pagbabayad ng Panginoon. Hindi po ito partial. Ito po ay buong-buo, higit pa po sa sapat. Kaya po napakahalaga na makilala po natin yung kahalagahan ng sinasabi ng salita ng Panginoon, yung pag-ibig na dapat po tanggapin po natin sa ating mga buhay. At higit sa lahat po, napakahalaga po na alahanin po natin yung ginawa at sinabi ng salita ng Diyos, na I think sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrate His love for us while we were still sinners. Christ died for us." Kahit na tayo po ay marumi, makasalanan, hindi po karapat-dapat, namatay pa rin po siya para sa atin. So, no matter what happened, huwag po nating mapil yung ashamed or kahihiyan na lumapit sa Panginoon. Open wide po ang invitation ng Panginoon para po tayo ay lumapit sa Kanya at tanggapin niya po tayo as His children. Nanunumbalik. Pagka ang Diyos po, lumapit po tayo sa Kanya, hindi niya po tayo pagtatabuyan. In fact, siya na po yung gumawa ng daan, which is ang ating Panginoong Jesus. Kaya po tayo ay makakalapit na sa ating Ama na naghihintay lamang para po sa ganun ay makapiling tayo, hindi lamang po sa dating na mga panahon, kundi even now, tayo po ay lumapit na po sa Panginoon, because the door is open para po manumbalik ang kanyang mga anak sa Kanya. God bless you. Thank you. Wow. May ano kong gustong point ni Pastor August, ano, na kanyang napanggit. Ano po, mga kaibigan nating nakikinig, na lahat ng ating kasalanan, now we have access to the Father. Dahil po dito sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, meron na tayong access sa ating Ama. At dito natin nga po nararanasan, you know, yung pag-ibig ng Diyos. Ayan po yung in-explain sa atin ni Pastor August. Ngayon po ay pupunta natin si Pastor Jonathan Batayan. Mabalin nga Agilocano, Pastor. Yeah, it's fine. Ilocano po talaga ang program natin. Nagtatagalog lang tayo dahil si Pastor August at saka si Pastor Jamar ay mga Tagalog speaking po itong mga ito. Ano lang po po, nyamat iti mai, may bibingay mo, may panggap na ito yung asal silibraran tayo, laglagipan tayo, Pastor Jonathan, na ito yung arod si Mana Santa kang runana iti sakripisyo nga inaramid ni Apo Jesus. Pastor Jonathan. Okay. Ayon naman doon sa Isaiah 53, ay doon din... Uy, Tagalog pala tayo! Oo pala! Uy, na... Sige po. Si Isaiah, Pastor, siyempre, ginugenetya natin dito, ito sa buwan na ito, yung
Eh kaya di bulan ti April kaya ko nadangay nga Semana Santa. So doon din ako nagtataka na kung minsan kung paano ba nga ba ang paggunita ng Semana Santa, kasi nakikita ko ang tao ay laging nasa inuman o nasa mga nagkasiyahan, pero ano bang ibig talaga sabihin o ipahiwatig ang paggunita ng Semana Santa ay dapat ito mag tawag namin doon sa Mountain Province na magngilin o di kaya yung ano yan tumigil sa bahay ayun oo yung si, pag ganitong pag gunita ng Semana Santa. Pero nakikita natin sa mundong ito ay talagang ay ngay kasla naragsak da pay ngay kiti iti pinaggunita da guys nga sineselebrate da sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, pag kung ano-ano ang ginagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ganun nga ang sabi nga ng Panginoon na nung siya malapit ng mamatay ay Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang ginagawa. So, Pastor, yan lang po at maraming salamat. Yeah, maraming salamat. Perfectly. Yan po si Pastor Jonathan Batayan. Siya po ang pastor natin sa Cornerstone Salvador. Maraming salamat. Totoo yun, yung kanyang observation, mga pastor, ano? At mga kaibigan natin nakikinig dito sa 1143 DCMR, ano po, na ginagawa ho talagang vacation, family day. Pero yun, nakikita natin kahapon, kasama ko si Pastor Jiban, sa gilid ng ilog ng Antagan, marami hong lasing, marami hong, lalo na ngayong umagang ito, makikita mo, ang daming, marami akong nakita kanina na mga motor, puliglig, may karga-kargang mga singkamas, mga pakwan, ganun, at mga tent, pupunta sila sa gilid ng ilog para mag gugunitahin ba? Tama si Pastor Jonathan, parang mali naman na yata yung kaparaanan natin ng pag-aalala sa tinatawag natin si Semana Santa o the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ngayon pupuntahan naman po natin si Pastor Jimar Gutierrez, ang pastor natin doon sa Cornerstone Kawayan, para maibahagi niya sa atin ang kanyang mga observation at ang kanyang pananaw patungkulo dito sa nabanggit natin at nabasa natin sa Isaiah 53 verses 4 to 8. Pastor Jimar, ay, may ako po ay medyo lalaot ng konti. Siyempre, sa ating ang pinag-uusapan, isa sa mga pinaka, siguro isa sa mga pinakamasaya at pinaka nakakapagpataas ng pag-asa ay yung pag-alala ng resurrection. Itipin po natin, muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Yun po yung dahilan ng ating faith. Yun din yung ating inaasahan sa mga darating na panahon na kapag tayo ay nahimlay na. At sa tamang panahon ng pagdating ng Panginoon, lahat tayo ay mare-resurrected. Ngunit inaalala ko yung araw na yung umaga kung saan yung umaga ng resurrection. Naalala niyo po ba sa kwento at sa Biblia na mababasa natin na si Mary Magdalene ay umiiyak nung malaman niya na ang tomb, ang kuweba na pinaglagakan ng katawan ng Panginoong Jesus, ay walang laman. Sabi niya na na-meet niya mismo ang Panginoong Jesus na not knowing siya pala yun. Sabi niya, umiyak siya, ibalik niyo sa amin ang aming Panginoon. Ibalik niyo sa amin kung saan niyo man siya dilala, ay ibalik niyo siya. Pero alam niyo po, kadalasan, ito yung kapaalala sa atin. Tayo wag nang umiyak, wag nang mag-alala. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus, kahit parang hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nararanasan, hindi natin siya nararamdaman, the mere fact na tahimik, siya ay nagtatrabaho sa ating mga buhay. Kaya ipaalala sa atin ito na every day should be a resurrection day wherein hindi nga natin makita, hindi natin mahawakan ng Panginoon, pero siya ay nagwagi na. Siya ay gumikilos at patuloy na nagkikilos sa ating buhay. Nang sa gayon, yung sinasabi ng Isaiah 53, hindi lamang tayo gumaling, kundi patuloy tayong gagaling, patuloy tayong magiging kumpleto sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesus kung tayo ay aasa at maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Turbong. Yeah, maraming salamat. Ang bilis po ng oras natin.
may mga punto pa na dapat nating mabanggit ngayon. But anyway, mamaya ay sana magpapibigyan ko sana ng pagkakataong may patugtog natin yung isang kanta, kaya lang wala na po tayong oras. Ano po, we only have like 8 minutes na lang. Eh lang, salamat. Totoo yun, ano? Na itong ating pagsiselebrate ng Semana Santa, eh, nabago. Dahil nga, hindi naman siya nabago. Parang nakagisnan ko na, Pastor Jimar, yung Pastor August, Pastor Jonathan, nakagisnan ko na nung ako lumalaki, nakapagka Biyernes, ganyan, maraming kumakanta, and then, ano pa, masaya, maraming lasing, maraming, alam mo yun, yung do bawal ang karne. Ewan ko kung anong dahilan, bawal ang karne. Ang sarap mag-ihaw ngayon eh, lalo na pag nasa gilid ka ng ihawan o sa gilid ng tawag nito, karayan, mga ganyan. But anyway, let's move on. Ano po, babasahin ko muli yung 1 John 3:8. Ito ho yung isa sa makikita natin, binabanggit ninyo lahat kayo, tatlong mga pastors, na ito talaga yung sinasabi ng Panginoon eh. Pati nga yung paggugunitang mali, eh maling kasalanan yun. Na imbis na alalahanin mo ang Panginoon and you remember, and in your remembrance, you get your friends, at nagsaya kayo na wala ang Panginoon, hindi siya ang naging sentro. At ito po ang kanyang sinasabi sa 1 John 3:8. Whoever makes a practice of sinning is of the devil. For the devil has been sinning from the very beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Babalikan kita, Pastor Jimar. Any thought about this? Si John po ang nagsabi nito. Kaya nga po, di ba, napakasarap pakinggan na tayo ay inibig na ng Diyos kahit tayo pa yung makasalanan at siniraan niya na ang gawa ng kaaway. Kaya sa pag-alala rin natin ng resurrection, namatay ang Panginoong Yesus hindi lang para sa mga mabait, kundi para din sa mga hindi kaibig-ibig. Kaya maglagay tayo ng puwang kapagpaalala sa atin na every time that we remember resurrection, we remember that Jesus, our God, died doon sa mga hindi kaibig-ibig. Kaya tayo, magbibigay din tayo ng puwang na magkaroon tayong compassion for those people na minsan hindi na pinapansin ng society, o yung minsan na sinasabi, ay wala na pag-asa kung tao na to, masama talaga. Kasama po tayo doon. Kasama po tayo, inclusive po tayo, Lord. Kaya ngayon tayo nagkakapagsalita ng ganito, tayo nakakaranas dahil lang ang Panginoon, at may tao ring ginamit ang Panginoon para katulad ako, mayroong someone na mag-alaga, mag-akay sa akin sa pag-ibig ng Diyos, kahit hindi ako sa ibig. Wow, amen. That's very powerful. Yeah, ibalik naman natin kay Pastor August yung nabasa natin kanina, 1 John 3:8. Any thought, Pastor August? Tandaan po natin na yung kamatayan ng Panginoon, minsan lang po iyan. Yan sa sabi po ng Hebreo na sabi niya that without shedding of blood there is no forgiveness of sin. So wala na po tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, wala na po tayo sa kapangyarihan ng sumpa at ni Satanas. So dahil sa dugo ng Panginoon, panghawakan po natin na tayo po ay pinalaya na mabuhay po tayo ng may kalayaan sa lahat ng mga maling paniniwala. Pag-aralan po natin ang kanyang salita, the truth will set us free because His word is the truth. Yan lamang po ang makakapagpalaya sa atin. At yung pagkakaroon po na tinatawag nating personal relationship sa Panginoon, the more we know Him, the more na nagiging kawangis katulad natin ang Panginoon, and mas mabubuhay po tayo ng may kalayaan kapag nakilala natin ang lubusan ng Panginoon. Hindi na po sa guilt, hindi na po sa shame, at hindi na po sa sin ang ating pong buhay iikot, kundi iikot na po ang ating buhay for the purpose na kung saan ay to glorify the name of our Lord Jesus. So thank you po. Yeah, maraming salamat. It's very powerful. Napakaikli ho ng ating oras.
yun pa lang yung konti pa lang yung nababanggit natin. Kaya lang, we only have 4 minutes. Ganun po, pasensya na pa sa Jonathan Batayan. Ang gagawin natin, I would like you to take this opportunity para batiin yung inyong mga leaders, mga kaibigan, at yung panghuling pananalita po, ibibigay ko na kay Pastor Jonathan Batayan. Sige po. Okay, yun lang po. Gusto ko lang na patuloy lang natin ipanalangin ang mga tao dahil sa mga katuruan na kung paano paggunita ng mahal na araw, kasi iba eh, yung tradisyon talaga ang kwan ng tao na kung saan hindi nila alam talaga kung ano ang paggunita ng mahal na araw. So yan lang po, Pastor, at maraming salamat at God bless po. Maraming salamat, mga kaibigan. Maraming salamat po, Pastor Jonathan, sa inyong panghuling pananalita. Ibigay ko naman kay Pastor Jimar, at para batiin niya yung ating mga kaibigan na nasa gilid na Antagan River. Yeah. Maraming salamat po, Pastor Bong. Again, batiin po natin yung mga narito sa Antagan First at nasa gilid nga ng Sierra Madre Mountain. Unahin na natin yung ating host dito, yung ating tatay inyong at nanay Mercy. Ang po ng kanyang buong pamilya, yung pamilya Reyes at pamilya pamilya Agustin. Yun, naalala na yun. Ganyan din, binabati rin po natin yung mga nakikinig na sa atin sa Kawayan City. At kayo din po yung mga nakikinig sa atin via Facebook. Maraming salamat po. At patuloy tayong mag-tune in sa Agmula Agapi. Maraming salamat po, Pastor Bong. Maraming salamat. Binabati natin hula lahat ng mga fan. Itong si Pastor Jimaro, kaya nandun sila dahil bukas po ay Family Day. Kaya yung Family Day, sineselebrate nila yung tinatawag nating Resurrection Sunday, ay doon na po mismo sa Sierra Madre River, doon sa Antagan. So lahat ng mga Cornerstone Kawayan dyan ho, sa Tiga Kawayan, ay ewan ko, mamayang gabi, mamaya kayo bibiyahe o bukas na madaling araw para ho sa inyong Family Day. Okay, balikan muna natin si Pastor August para sa kanyang panghuling pananalita at pagbati sa kanyang mga leaders, mga kaibigan. Yeah, binabati ko po lahat ng mga nakikinig. Thank you, Pastor Bob, for this opportunity na maging bahagi po ng programa. Thank you po. God bless. God bless you. Maraming salamat. Ito po, sa katotohanan po talaga, yung death and resurrection, ano po, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung death and resurrection. Kasi po, yung death ng Panginoon, ito po yung nagdulot ng kanyang sakripisyo ayon sa ating nabasa na without the death of Jesus Christ, wala ho talagang kapatawaran ng ating kasalanan. So, to believe in one or the other, na hindi mo naman pinaniniwalaan na naniwala ka nga sa death ng Panginoon, but you don't believe in the resurrection, is a false gospel. Mali po yun. Kaya napakahalaga na in order for us to fully understand and to fully embrace yung minsanang remedyo ng Panginoon, kailangan po nating paniwalaan na ang ating Panginoon ay nabuhay magli. Nabuhay siya ulit after three days. Kalpasan ti pannakatay na nagbiag ni Apo Jesus. Isu nga, dahito iti gospel. That is actually the gospel that we are preaching. Kami hong mga pastor, ito po yung kamatayan ng Panginoon, nagpapakita na kanyang pag-ibig at yung kanyang resurrection. And that is the gospel. Kaya ho, kami po, itong aking mga kaibigang pastor, yan ho ang binabanggit namin sa aming mga pulpito, because that is the gospel.
wala na ho ibang gospel na pwede pang pumalit sa magandang balitang ito na iyang kamatayan ng Panginoon, sakripisyo para sa ating kapatawaran at iyong kanyang resurrection. Na ganito rin ho mangyayari sa atin. We were dead in sin, but one day we were dead in sin, we were resurrected. Tayo po ay nabuhay kasama ng ating Panginoon. Inihiling ko ho kay Pastor Jimar para ho sa ating closing prayer. Sige po, tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong ginawa na inaalala ng buong mundo ngayon ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay. Nawa, ito'y magbigay sa amin ng pag-asa na lahat ng mahirap na bagay, lahat ng imposible ay inyo na pong nagawa at inyo pong pwedeng gawin sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa inyo. Huwag rin po namin makalimutan, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay dating makasalanan at sa pamamagitan lamang ng iyong dugo, kami ay nalinis at binibigyan ng pagkakataon na muli magkaroon ng personal na relationship sa inyo, aming Ama. Gayun din, dalangin namin sa aming mga buhay na hindi lamang yung aming mga sarili ang mag-enjoy ng resurrection power ng iyong pag-ibig, kundi ang bawat buhay po namin ay maging ilawan, maging daanan upang ang ibang mga tao ay magkaroon ng pagkakataon na marinig ang mabuting balita at higit sa lahat magkaroon ng mabuti at maayos na relasyon sa bawat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yeah, maraming salamat mga kaibigan ng ating kung nakasama ngayon, si Pastor Jimar na host po ng ating PKB every Tuesday. Ganun din po si Pastor August, Pastor Ho sa Cornerstone Nagasikan at Pastor Ho dyan sa BGMP. Ganyan din po si Pastor Jonathan Batayanan, siya po ay namamahala ng church dyan sa Cornerstone Salvador. Ganyan din po sa Agta Ministry dyan po sa Quezon Province. Maraming salamat po. At ay, nag-text po ang ating isang kaibigan, do wala siya sa Facebook. Sabi niya, nakikinig po ako. Ay, binabati natin si Arnold Magtalas. Mga kaibigan, pinagaling ka na ng Panginoon. Lito Esquivel, nag-message sila na sila po, wala silang Facebook pero nakikinig po sila. Nabigyan po kasi natin ng radio itong mga ito. Ay, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa ating technical. Walang iba kundi si RG pala. Maraming salamat sa inyong assistance dito po sa ating programa Tiyag Mula Gabit. Maraming salamat. Sa susunod na Sabado ay magkita-kita muli tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Tiyag Mula Gabit. God bless you. Bye. Tiyag Mula Gabit. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Tiyag Mula Agapit. Dito lamang sa 1143 DZMR, your missions radio.